sa kapupalang balik po sa ating lahat, mga kapatid. Itasandali po naman yung masisipa na ating panalangin. So, isama po natin sa ating panalangin ang kaluluwa ng Diyos. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo Jesus, inilo mo ang sugat ng dulot ng kasalanan at pagkakaliwala ng Kristo, awa ang kami. Kristo, paawaan ko kami. Panginoon Jesus, kaluwag mo sa aming ibang buhay, Panginoon, awa ang kami. Panginoon, paawaan ko kami. Awa ang tayo ng mga Panginoon Diyos, patawad ko tayo sa aming mga kasalanan at patuloyan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagbuhay sa Diyos. Thank you.
Ama namin mga pamilya, sa pagdiriwa nga dito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinaalam mo ang pananalig namin ito sa iyo. Ang kagandahan, Lord, mo sa akin ay lalo upang pag-ibaluin upang may sa iyo na mabuti ng lahat ang kalalaysan ng dulot ng binyan. Ang Espiritu ang bigay mo sa iyong mga anak. Ang dugong dumanap upang kami maligtas. So, pamamagitan ng si Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa naman ka. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Ang mga kapatid ay nananatili sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama nila ng mga kapatid sa paghahati-hati ng tinapay at sa panalangin. Dahil sa maraming nilalang na gawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghahalin sa lahat ang magkahalong itatang at takot. At nagsama
Ang
Pagdali ninyo ang Espiritu Santo, ang pagawaan ninyo sa kanilang mga kasalanan na pinatawad na, ang hindi ninyo patawad na hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na pinagulang ang kambahan, isa sa labing dalawa, ang gulangot, nang dumating sa Jesus, kaya sinabi sa kanya ng pagkamagat. Nakita naman ng Panginoon, sumagot si Tomas, hindi ang Panginoon na hindi ko nakikita. Ang butas na mga mato sa kanyang mga kamay, ang sinisuotin ko ng aking nabili. At hanggang hindi ko na ipasok ang aking kamay sa kanyang paligira. Makalipas ang walang halaw, muli ng magkaipon sa loob ng mga mga lagad kasama nila si Tomas. Nakapinig ang mga punto, may tumasok si Jesus na tumulong sa lingkaw nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Mga sinabi kay Tomas, tingnan mo sa aking mga kamay. At ilapit dito ang mga tabi. Ipasok mo yung kamay sa aking kapitira. Huwag ka nang magaling laman. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi niya sa kanya ng Diyos, maniniwala ka na ba sa kanyang nakita mo ako? Mapahalap na ang pananalim niyo nga na. Ayaw ko din nila ako nakita. Maraming pagkababalan yung ginawa si Jesus na nasaksiyan ng mga lagad. Ngunit hindi nakadala sa lagad na ito. Ang mga nakalarit ay sinula. Upang sumampalataya ngayon si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa ngayon, magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang uling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesus Kristo. Na siyang malibangan na ang patuloy natin ipinagdiriwang hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang katulad ko na nung nakaraang linggo, ipagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad nung nakaraang linggo sa pulang. Wala si Judas at wala si Tomas. Ngayon, muling nagpakita si Jesus. Labing isa na. Wala pa rin si Judas. Pero narito si Tomas. At maniwala ko na ipinaman ng Israel ay katulad ng pagnayan ng ibigayo ng ating Panginoon na mapagbalat ang mga naniniwala kahit hindi nila nakita. Ang palad sa mga naniniwala kahit hindi nila nakita. Ang bahagi ko na kung saan ang mga kapunod niya, ano yung pagpapala? Ang pagpapala na binibay ng Diyos sa mga naniniwala kahit hindi nakakita. Hindi lang ako sa pagkakalad sa Tomas. Sabay binigyan siya ng pagkakalad ako na makita ang aking Panginoon. Hindi lang ako tayo sa pagkakalad ng mga alagad. Dahil ang makita sa kanya mismo ang Panginoon. Sabi lang natin, kalong-kalong ngayon ang pinagdiriwang namin. Ang kalong-kalong na muling pagkabuhay sa ating Panginoon sa Kristo ay ang linggo na dakilang awa ng Diyos. Ito po ay dinilagay noong taong 2000 ng ating obispo ng ating Papa Pope John Paul II bilang karistahan na pinagdiriwang ng sambayanang Kristiyano sa lahat ng damo ng daigdig. The Universal Church, the Bible, Mercy, Sunday. Now, kapag sinabi ka,
awa ng Diyos, pag sinabi natin ang awa ng Diyos, ay alay, gawa ng Diyos. Bakit nangyari ito? Pag sinabi ang awa ng Diyos, hindi gawa na rin. Ngunit gawa ng awa ng Diyos. Deserving ba tayo? Hindi. Awa ng Diyos. It is not our rights and privileges. Hindi na ang karapatan. Pero nilangis ng Diyos na maging bahagi ng ating karapatan. At privilege. But hindi atin. Yun ay ikaw ng awa ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ko pag sinabi natin awa ng Diyos. Ngayon, ano yung gagawin ng tao? Pag sinabi natin awa ng Diyos, may lahat ay gawa ng Diyos. Ano yung gagawin ng tao? Ah, maging bukas tayo sa dakilang bigaya ito ng awa ng Diyos. At tulad ng ito, na ipinamanig sa panapagpalaya. Yung sinasabi ni na mapalit na mga nananalig kahit hindi nila lang nakita. Hindi sa pag nakita lang ang mga lagat kaya sila yung naniwala. Kaya na siya ipas. Pwede niya isabihin na marami siya pwede maging dahilan. Pero pinag pero yung awa ng Diyos ay binuksan sa atin ang posibilidad ng ganyang pagbigkas. Pero pagbigkas pa tayo, depende na sa atin ng Diyos. Tatanggapin natin yung ilaya na ipinagkakaroon ng Diyos. But pero ang kaligtasan ay nakalig, gawa ng awa ng Diyos. Hindi gawa ng awa. First and foremost, it is because of God's mercy. Yung ating natin pag-iwas ulit, tanggapin natin. Kasi kapag sinabi natin, it is out of the mercy of God, kung wala ko, kahit na nang gawin mo, kahit magpapabalik na rin dyan dyan, wala na magagawa. It is not of your own doing, but because alam ang umamit na ibigay sa bawat isa, kinakailangan lumamit ka at makinabang ka sa awa ng Diyos. The same also applies with forgiveness. Maliwanag na binigyan ang kapangyarihan ng Diyos ng kanyang mga lalaki na magpatawad at inisipagay ko ng pagpapatawad. Pero yung ikaw ay humingi ng tawad at ikaw ang magpatawad sa kapwa mo, ay makita ko na rin, kaya ko na natawa yung tuwan pala. Binuksan ang Diyos ang pintuan ng kanyang awa na ikaw ay magpatawad. Kaya pwede kang humingi ng tawad. Binuksan ng Diyos ang pintuan ng alay. Pwede kang makapagpatawad sa kapwa ko. Kasi sabi ko natin, kahit na yung pagpatawad ay mula sa biyaya ng Diyos. Ano mo sabi? To forget is human, but to forgive is divine. Pwede nang sabi ko, hindi mo kaya magpatawad. Kasi nga, bakit? Tao pa lang. Ba't hindi mo kaya magpatawad? Wala pa yung awa sa iyo ng Diyos. O, hindi mo kinakanda yung awa ng Diyos na magpatawad. Alin man sa dalawa? O maaari, dalawang yun, wala sa dalawa. Pero,
Sabi na natin, walang kasalanan, ang hindi pwede patawarin ng Diyos. As long as, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Walang imposible na hindi pwede patawarin ng Diyos. Pero lang kailangan mo, ang humingi ka ng tawad. Is it possible? It is possible. Bakit? Dahil si Kristo mo rin nabuhay. Ginakilan lamang rin, buksan mo ang iyong kalooban tungkol sa biyaya at pinagkakalooban ng buong sa pas. But the possibility is already open. At binigyan ka ng Diyos ng kapasidad na magawa ko ang mga bagay nito. At yun po yung mga tao na po, yung dakila ng mga Diyos, sabi ko po, kaya po, patuloy na diyan yung nangyayari ako na ang pag-ulimbawa ko pinag-usapan natin yung bedpan natin. Sabi ko, bakit yung mga tulog ko gusto nyo ng bedpan natin? Because of the grace of the mercy of God. Kapag sinabi mo ang bedpan natin, ah, inigil ko na. Inigil ko na. Wala ko. Patay ko. Hindi mo na pwede ibigay ang awa ng Diyos. Sinabi yung awa ng Diyos, yun ay bumubungal. Hindi na umubos. Hindi na tutuyuan. Hindi tumitigil. Alam hindi naman. Pero sa oras na pinatay mo na, inalis mo na yung pagkakataon na yung awa ng Diyos nito ay pakinabangan ng tao. Hindi, masamang tao yun, gagawin mo yung masamang. Yung Israel mo, pero huwag mong patayin. Bakit? Titigil na doon yung kahulugan ng awa ng Diyos. Kaya bahagi mo lang kung sila na ako ka pumapit. Maging sa ating hindi na pagkulot sa biyaya ng pinawapatid ko natin. Ganun, kalalo yung awa ng Diyos na nais ng iyong pagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang naman po, ito hindi nga yung pakinabang. Kaya kung sa kalalo man mo sabihin natin ay Father, nahirapan mo ng pagpatawad, hindi natin yung awa ng Diyos. Kasi kung talagang si Kristo yung nabuhay, ay it is an awa ng Diyos na rin magpatawad. Bakit? It's not more of the awa ng Diyos kung sa tao ng huming patatawagin mo. Hindi. It is more of the awa ng Diyos kanino? Sa iyo na magpapatawad. Kasi kapag sa oras na hindi ka nagpapatawad, umibigay ang ginagalap mo. At dahil pinipigat ang pala mo, ikaw ang nahihirapan. Kaya kung natusin, yung pagkabatawan ay yung awa ng Diyos para siya nagpapatawan. Hindi doon sa patatawarin. Unless, you will give the sacrament of reconciliation. Hindi naman para. Pero kapag sa pagpapalaya sa pagpapalaya sa ito, ano yung pumagyan? Magkakalang tumulad. Ang Kristo po rin na buhay at ang walang at nangawa ang Diyos. Kaya lamang walang pati yung awa ng Diyos kasi bakit? Kasi si Kristo yung po rin na buhay. Ito yung pagkilos na hindi gawa ng tao. Ito yung pagkilos na rin gawa lamang ito ng isang Diyos. Kaya lamang, pinakailangan tanggapin ng tao. Pinakailangan ang piling ng tao. Na ang alin, na ang walang nakagawa awa ng Diyos.
na namumuhay sa iyong panginang awa at sa iyong imparasan ng mga kasalanan. Kasamaan ang kamangayan. Ibigin natin sa kanya, o Panginoon ng awa, nananalig kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway matatigil silang matatag sa kanilang pagpapakyan sa walang hanggang awa ng Diyos para sa kanyang sambayanan. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, manalangin kami sa iyo. Para sa mga pinuno ng bayan, naway katulad ng mga apostol, matugunan nila ang pangangailangan ng lipunan at magsikap silang matamo ang kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa para sa bayan. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, manalangin kami sa iyo. Para sa mga katulad ni Tomas na natatakot at nag-aalinlangan, mapatatakwa sila ng kapayapaan ng Kristo upang harapin ng may lakas na loob ang mga pagsubok at kahirapan ng buhay. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, manalangin kami sa iyo. Para sa lahat ng mga Kristiyano, manatili nawang bukas ang kanilang mga isipan sa mga biyaya ng kaligtasan na patuloy na inaandong ni Jesus upang ang sangkatauhan ay galak ng mapanibago. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, mananalig kami sa iyo. Para sa aming lahat na nag-iipon ngayon, dulot ng dakilang habang ng Panginoon, maitatagpawa namin ang pangyayang tunay na nananalangin at ang lingkod para sa kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. O Panginoon ng awa, mananalig kami sa iyo. Diyos naman, paralingin mo ang aming panitiwala sa awa at habang ng Jesus. Idulot mo higit ka namin mahalin, matiwala at sa iyong pag-ibig at pagpapatawa. Ang paglingkuran ko ng aming kapwa sa alam ni Kristo ng mga na aming Panginoon. Amen. Thank you.
Dalam diumah kepada ibu bapa dahai kami dikalikan di Jawa selama kami dawana Panginoon, itong palahay sa iyong mga kamay, sa kapulariya at karamanan, sa ating kapakinagawan, sa buong sambayan ng iyong banal. Ama namin, dumikatuloyan mo ang alay na sa iyong sambayan ng pag-iyong pinigyan ng bagong buhay. Sa pag-asambal tayo ng mga pagkadali sa inyong sinibigitan, ay makapanginaman sa ligaya kung walang katapusan sa pamamagitan ng si Kristo, kasama ang Espiritu Santo, ang pasawa ng mga tao. Amen. May inyo ang